Hello guys, I'm Marcos Capule at welcome sa aking YouTube channel. At ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng BandLab app. So mahilig tayong kumanta, mahilig tayong gumamit ng instrument, at mahilig tayong mag-cover, itong app na to ang bagay na bagay sa atin. So, isa na natin. Ay, by the way nga pala guys, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, di ba? So, para sa mga upcoming videos ko at check nyo rin yung mga compose ko gamit ko BandLab app. So, umpisa na natin. So, dito gagamitan natin isang cellphone, guys. So, ang masasuggest ko guys is bago kayo gumamit ang BandLab, off nyo muna yung wifi nyo. Tapos, mag-airplane mode kayo. Para pag nagre-record kayo guys, hindi na kayo may istorbo. Kasi kapag nag-record kayo tapos pag may nag-message, marirecord pati yun. So, umpisa na natin. So, yan ha. Na-off na natin yung wifi. Nag-airplane mode na tayo. So, buksan na natin yung BandLab app. Pagbukas nyo dyan guys, ito yung makikita nyo. So, pag gusto nyo nang gumawa ng project, pipindutin nyo lang yung plus sign. Pagpasok natin, makikita natin, import track, voice mic, MIDI instrument, looper, guitar, tsaka bass. So, isa-isayin natin yan, guys. So, sa una tayo, guys, sa import track. So, kung gusto natin mag-cover, meron tayong dinownload na minus 1 mula sa YouTube, di ba? YouTube to MP3, yan, para ma-download nyo yung mga video na gusto nyo gawing MP3 na minus 1. Tapos, download nyo, pwede nyo siyang i-import dito para sasabayan nyo na lang. So, ipindutin natin. Yan. So, pag pinindot nyo na guys, didiretso siya sa audio. So, pinapahanap niya kung anong audio yung gagamitin mo. So, ito yung sample ko. Yan. So, yan na guys. Nag-load na siya. Kung makikita nyo, andyan na yung audio niya. Yung pinasok nating import na track. So, ang next thing na gagawin natin is sasabayan natin. So, kiklik natin yung plus sign. Tapos, voice mic yung pipindutin natin. Kasi boses na natin yung sasabay, di ba? Tapos, hit lang natin yung record para masabayan. Unang makita, bumagal ang oras. Ang mga dahon ay nahuhulog. So, yun yung sample natin, guys. So, check natin, di ba? So, yan na, na-record din natin yung boses natin. So, kung gusto natin pakinggan, pindutin lang natin play. So, makikita nyo guys, malakas masyado yung import track. Pwede natin siyang bawasan dito sa settings. Yan. Tapos, lakasan natin yung boses natin. So, try natin ulit guys. So, yun. So, ganyan yung nangyayari sa pag gusto nyo mag-cover gamit yung import track. Diba? So, kung gusto nyo na i-save, guys, pipindutin nyo lang to sa top right, yung may arrow. Save nyo lang siya. Yan. Save natin. So, 1. So, yun na. Nakasave na, guys. Diba? So, pag nag-out ka, makikita mo siya dito sa library. Dito sa bottom right, may music na sign doon. Pag-click mo dyan, makikita mo yan. Yung project mo. Yan. So, medyo matagal siya guys bago masave. So, kailangan nyo maghintay. Ganun. So, gawa tayo ulit. Plus sign. Sa voice mic naman guys, simple lang yun. Yan o. Kumbaga, boses lang to. Diba? Boses lang i-re-record natin dito. Tapos, may mga... itong auto pitch guys, yun yung... ano bang tawag nila dito? Auto-tune, yan. Yung auto-pitch, auto-tune yan. So, kung gusto mong ma-auto-tune yung boses mo, pipindutin mo lang yan. Tapos itong FX, di ba? So, marami kang pagpipilian dyan kung gusto mong gumanda yung boses mo. O may iba yung effects ng boses mo. So, try natin, guys. Halimbawa, record tayo. Unang makita, bumagal ang oras. So, yun.
So na, na-record na natin yung boses natin. Unang makita, umagalang oras. So pagtapos nun guys, pwede natin siya lagyan ng effects. Yan. Pinaka ginagamit natin dito guys is bright room, classic, tsaka yung large hall. So pakinggan natin guys pag bright room siya. Classic, yan naman. Tingnan natin sa classic. Unang makita, bumagalang oras. So yun. Tapos kapag bright room. Unang makita, bumagalang oras. So yun, yun guys. So, out na tayo dyan. Naturo ko na yan. Basic lang yan. Voice lang yan eh. So, ito ang mga pinaka-importante dyan. So, next natin guys is yung sa MIDI. Ito guys, kapag nag-record na kayo guys, pwede nyong dagdagan ng MIDI. Halimbawa, nandito na kayo sa voice. Diba? Nag-record kayo. Hello, 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 hello. Yan. Pwede kayong mag-plus sign dyan. Just click nyo yung MIDI. Diba? Marami kayong magpipilian dyan. Yan, creator kits, bass, drums, guitars, keyboards, percussion, special effects, string winds, tsaka voices. So, try natin sa drums, guys. Halimbawa, ito. Pwede tayong mag-record habang nagre-record tayo. Nagre-record yung piniplay natin yung nirecord natin. Diba? Hello, 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 hello. So, yun. Diba? Ang galing. MIDI. Hello, 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 hello. Yung mga sample natin, guys. Hello, 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 hello. Ganun lang simple, di ba? Kung gusto mo magdagdag naman ng guitar, guys, hit mo lang yung plus sign. Record, guitar. Tapos record tayo. Yan, try natin. Nagkamali tayo nung una kasi nagpi-play din yung ibang instrument kanina eh. So yun. Try natin ulit. Maririnig nyo na yung gitara dyan. So yun, ganun lang guys. Kung gusto nyo mag-record, plus-plus lang kayo. Tapos kung anong gusto nyo ilagay. Sa bass guys, ganun din. Same lang din ng guitar. So, ang pinaka-importante dyan, guys, is mag-balance kayo ng tunog. So, may settings naman dyan, guys. Ayan, oh. Pwede nyo siyang kontrolin kung ano yung gusto nyo mahina, kung ano yung gusto nyo lakasan. Diba? So, yun. So, yun, guys. Yun lang naman, eh. Sa looper, guys, kailangan mo dito ng gamit. Yung mga MIDI keyboard. So, kinakabit siya dito. So, wala ako nun. Pero, kung gusto nyo, kung meron kayo, yun ang kailangan dito sa looper. Pero, ayun na lang eh. Ayun na lang yung kaya dito. Yung MIDI instrument, yung bass, yung guitar, yung voice, tsaka yung import track. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo, no? So, kung gusto mo i-save ulit, dyan mo lang. Save mo, ganyan. Yun. Diba? Ito guys, may importante ako ituturo sa inyo. Balik tayo dun sa library. Balik tayo sa library. Dito guys, kailangan nyo na ng wifi. Kasi pag nakasave na, okay na yon. Kailangan nyo na ng wifi. Para ma-enhance nyo yung quality nung tugtog nyo. Nung kanta nyo. Halimbawa, itong aking mahal. Kanta ko to guys ha. Tapos, pipindutin natin yung view details. Punta kayo sa view details. Tapos guys, pag may nakita kayong mga dot dito sa taas, click nyo yan. Tapos, click nyo yung edit mastering para mapaganda yung audio ng kanta nyo. Halimbawa ito. Pero na-edit ko na to eh. Yan. So yan guys, nakikita nyo dyan, may pagpipilian kayo. CD quality, bass boost, enhanced clarity, tsaka original. So dati guys, nung bago ko pa siya i-edit, nasa original siya.
So ganun yung tunog niya. Pero nung nilagay ko siya sa CD quality, iba yung tunog niya. Mas malakas siya. Mas malinaw. Ikaw ang nagkumpleto. Ito naman sa enhance. Yan, narinig niyo, naliba, diba? Pinunan mo ang kulang sa aking puso. Ito sa bass. So yun guys, kapag pinili nyo na yung gusto nyong quality, click nyo lang yung arrow. Tapos magpa-process na siya. Hintayin nyo lang siya guys. Kailangan nyo siya ng wifi kasi para mag-render, para gumana yung ano, mag-save. Ngayon guys, kung gusto nyo namang i-download na yung kanta nyo, kiklik nyo lang itong arrow. So pwedeng download as audio. Diba? Tapos send nyo sa Gmail nyo. Yan. Pagka-send nyo guys, pwede na yun. Na-download nyo na lang sa na-download nyo na lang sa Gmail nyo. So yun guys, yun lang yung tutorial natin sa BandLab. At kung mayroon pa kayong mga ibang tanong, comment lang kayo. Diba? Down below. At tatry natin sagutin. Tsaka kung may mga tanong kayo, paano yung mga technique na iba pa, comment lang kayo. Tatry natin sagutin yan sa abot ng aking makakaya. So yun guys, maraming salamat at nagstay kayo at nakinig. Sana may natutunan kayo at I hope na yun, mag-collab tayo kung gusto nyo, di ba? So, yun lang guys, subscribe kayo sa channel ko at check nyo na din yung mga compose ko na kanta. Maraming salamat at God bless sa inyo. Goodbye.